Ako po si Father Dion, a Catholic chaplain and the Chief Plans and Program of the Office of the Chief Chaplain Service Philippine Army. At ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Ngayon po ay 18th linggo ng karaniwang panahon at ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Sinabi kay Jesus ng isa sa mga naroroon, Guru, iutos nga po ninyo sa kapatid kong ibigay niya sa akin ang bahagi ko sa aming mana. Sumagot si Jesus, sino ang naglagay sa akin bilang hukom o tagapaghati ng mana ninyo? At sinabi niya sa kanilang lahat, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa dami ng kanyang kayamanan. Pagkatapos, isinalaysay ni Jesus ang isang talinghaga. Isang mayaman ang umani ng sagana sa kanyang bukirin. Kaya't nasabi niya sa sarili, ano ang gagawin ko ngayon? Wala na akong paglagyan ng aking ani. Alam ko na, ipagigiba ko ang aking mga kamalig at magpapatayo ako ng mas malalaki. Doon ko ilalagay ang aking ani at ibang ari-arian. Pagkatapos, ay sasabihin ko sa aking sarili, ayan, marami ka nang naipon para sa mahabang panahon, kaya't mamamahinga ka na lamang kumain, uminom, at magpasarap sa buhay. Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, hangal, sa gabi ring ito'y babawian ka na ng buhay. Kanino ngayon mapupunta ang mga inilaan mo para sa iyong sarili? Ganyan ang sasapitin ng sino mang nagtitipon ng kayamanan para sa sarili, ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos. Ang mabuting balita ng ating Panginoon, pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mayroon pong mga mayayaman na nananatiling may takot sa Diyos at sumusuporta sa mga gawaing simbahan. Mas lalo silang naging mapagbigay at matulungin nang lumuwag ang kanilang pamumuhay. Ngunit mayroon ding mga mayayaman na labis na abala at nag-alala tungkol sa kanilang kayamanan, naging sakim at makasarili. Sa kasamaang palad, ang makamundong kayamanan ay nagiging kanilang bagong Diyos. Ang mabuting balita sa araw na ito, ang talinghaga tungkol sa mayamang hangal, ay nagtuturo sa atin ng ilang mahalagang lesson sa buhay. Ang materialistic and consumerist na mundo ay nagbubukas sa atin sa tukso ng kasakiman at makalimutang pagyamanin ang ating mga sarili sa mga espiritual at sa mga makadiyos na bagay. Una sa lahat, kailangan nating mapagtanto ng mga material possession ay hindi masama in themselves. Ang mga ito ay biyaya mula sa Diyos at inaasahan ng Diyos na gamitin natin ang mga ito para sa ating personal na paglago. Ito ay ang mga kasangkapan at paraan para sa ating paglago. Nangangailangan tayo ng pagkain, damit, tirahan at edukasyon. Yan ang katotohanan. Ngunit ang mga ito ay maaring magiging masama kung mababaliktad ang mga bagay. Na imbis tingnan natin sila bilang mga sangkap, sila ang magiging sentro at layunin ng ating buhay. At ang kasamaang tinatawag na kasakiman ang maghahari sa ating puso. Ang kasakiman ay hindi lamang karamdaman ng mga mayayaman. Ito ay karamdaman ng lahat ng tao. Nagbabala si Jesus sa mga nakikinig sa kanya, take care to guard against all greed. Kaya tinutukoy ni Jesus ang lahat ng uri ng kasakiman. Pumapasok ang kasakiman kung hindi tayo makaramdam ng kasiyahan kung ano ang mayroon tayo. Lagi tayong naghahangad ng kaligayahan at kasiyahan. Ngunit ang totoong kaligayahan ay makikita hindi po sa dami ng ating mga ari-arian, kundi sa pagiging kontento kung ano ang mayroon tayo. Pangalawa, atin ding mapapansin ng mabuting balita ay hindi lamang para sa mga mayayaman. Ito ay para sa mga taong walang paki sa Diyos sa kanilang buhay. Ang pakiramdam ng mayamang hangal sa mabuting balita ay hindi siya nangangailangan ng Diyos. Hindi niya kinoconsider ang Diyos na bahagi sa kanyang hinaharap. Ang kanyang buhay ay nakatuon lamang sa pagkamit ng marangyang pamumuhay. Bilang resulta,
Pinaalalahanan siya ng Diyos. You fool, this night your life will be demanded of you. Ito rin ang dapat magiging punto sa pagninilay ng mga tao sa ating panahon. Ang ating buhay ay regalo at biyaya mula sa Diyos. At siguradong darating ang araw na kukunin niya ito mula sa atin. Kaya habang nag-i-enjoy tayo sa buhay dito sa mundo, kailangan din nating paghandaan ang dakilang pagkikita at pagtatagpo natin sa Diyos sa wakas ng panahon. Pangatlo, ang kasakiman ay isang human tendency o bahagi na ng ugali ng tao. Pagninilayan natin kung paano natin ito mapagtagumpayan at sana'y ating maiwasan. Nagiging sakim tayo dahil iniisip lamang natin ang ating sariling gusto at pangangailangan at wala tayong pakialam sa gusto at pangangailangan ng iba. Kaya kailangan nating lumabas sa ating sariling mundo at makiramdam sa pangangailangan ng ibang tao at subukang pumasok sa kanilang mundo. At ang susi sa pagpasok sa mundo ng ibang tao ay awa at habag. Kung mayroon tayong kakayahang makaramdam ng habag at awa sa mga nangangailangan, magiging mapagbigay tayo sa kanila. At ito ang sinasabi ng mga spiritual writers na movement from selfishness to selflessness. O mula sa personal passion to compassion. Sa ating pagsubok na makatulong at makapaglingkod sa mga nangangailangan at sa hindi gaanong pinalad nating mga kapatid sa mas lalong madaling panahon, ang ating pananaw at pag-uugali tungkol sa kayamanan at pagmamayari ay nagbabago. Hindi na tayo maging sakim dahil ang ating magiging concern ay ang pagbabahagi ng biyaya ng Diyos. At ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Let us pray. Lord God, Almighty Father, Creator of mankind and Author of peace, those who take refuge in you will be glad and forever will shout for joy. Protect our soldiers as they discharge their duties. Protect them with the shield of your strength and keep them safe from all evil and harm. Grant them courage and hope. May they ever experience your firm support, gentle love, and compassionate healing. Be their constant companion and their refuge in every adversity. Be their power and protector, leading them from darkness to light. May the power of your love enable them to return home in safety, that with all those who love and care for them, they may ever rejoice and praise you for your loving care. We ask this through Christ our Lord. Amen. Mary, Queen of Peace, pray for us. Saint Michael the Archangel, pray for us. Saint Ignatius of Loyola, pray for us. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen.